So ito na yung guys, yung ating NPK sensor. So nagdetect po siya ng nitrogen, phosphorus at potassium. Gumagamit siya guys ng 12 volts to 24 volts para siya i-power on. So ang power supply nito guys is gumamit lang ako ng battery ng motor. Yan guys. Itong sensor na to ay may apat na wire. So black, red, green and yellow. So yung black guys, yan yung at yung red ay para yan sa power supply diyan sa battery yan guys naka-connect. Yan po. So yung red is positive din, yung black is negative. So itong green naman at saka itong dilaw, siya po guys yung output na nare-read niya is ita-transfer niya naman papunta dito sa max 485 module. Ito po yon. So pagdating po dito, yung green po is yung green wire po na nandito is kinonvert ko po sa blue para mas madali ko siyang matandaan, kasi po nandito po ang yung letter. May oops, mukhang malabo. May apat pong pin ito. Yung so yung apat po na pin ay o yun, kita nyo po kita malabo. Yun. So BCC, B at A at ground. So yung BCC guys, yan yung volts, yung sa power supply yan itong module na to. At nandun po sa bandang kanan yung ground. Itong module na to guys is nagpa-power on siya guys. Kailangan niya ng power supply na 5 volts itong module na to. So yung BCC at ground na yan guys, nakakonekta naman yan sa ating Arduino. So yung ating Arduino is naglalabas din siya ng 5 volts sa bandang gilid guys. Hindi ko masyadong makita. Yun guys, yung 5 volts na yun at saka yung ground dito yung guys nakakonekta kasama ng pin yellow pin at saka blue na galing sa NPK sensor. Pag galing dyan guys, pupunta siya rito, then lalabas siya dito sa kabilang side naman ng module na to. So yung side naman ng module na yan guys, pupunta naman yan sa ating Arduino. At doon naman yan nakakonekta sa doon sa pin 7, pin 8, pin 2 at saka pin 3. Yung apat na wire na yun guys. So yun po yung magiging output. So ngayon, dahil ang ating dahil gumamit tayo ng Android application para sa readings or interface para hindi na tayo gumamit ng yung screen niya guys na doon lalabas yung readings is gumamit tayo guys ng Bluetooth module. So yan guys ang magta-transfer ng data papunta sa ating Android application na ginawa natin. So yung tawag sa module na yun guys is 8C05 Bluetooth module. So yan guys is nagpa-power on din siya guys na ang gamit niya rin na ang kailangan niyang voltahe is 3.3 volts na nakakonekta din sa ating mic, sa ating Arduino. Yung guys nasa tabi yung 3.3 volts at saka yung ground dun, dito din kumukuha ng power yung module na yan. So yung dilaw at saka yung orange guys, kung napapansin nyo, yan po yung TX at RX pin na nakakonekta din sa ating Arduino na TX at RX pin nandun sa dulo guys. Yun po. So yan po yung wiring connection nya. So proceed na po tayo sa application. So i-coconnect natin siya guys sa Bluetooth. Ito. Then, ang pangalan po ng Bluetooth na yan is kajet.
So, na-configure ko na po yan. Kaya pinalitan ko po ng pangalan. So, ito na po yung reading niya, guys. Is 0. Dahil hindi pa naman nakatusok sa lupa ang ating sensor. So, itutusok natin, guys. Ito na, guys. Kukunin ko. At itutusok natin sa lupa para magkaroon na siya ng reading. So, ito yung lupa na kinuha natin, guys. Medyo tumigas na, pero binabad ko na muna to sa tubig kanina. So, pag tayo, guys, ay magtutusok nito, dahan-dahan lang basta nakabaon. Huwag nating bibiglain, guys, kasi napaka-sensitive ng sensor na to. Napakasilan po nito. So, okay na yan, guys, dahil nagtitest pa lang naman tayo. Pero kung halimbawa ay kailangan talaga ng accurate na test, kailangan nakalubog lahat. So, titingnan na natin, guys, sa ating application ang reading niya. So, yung guys, tumaas na yung reading niya. So, yung red, yung kulay red, guys, is nitrogen. So, 133.6 milligram per kilogram. So, yung phosphorus is yung kulay blue, yung 47.02 milligram per kilogram. So, yung potassium naman, guys, is 66.3 milligram per kilogram. So, yung recommended plants niya, guys, para sa lupa na yan is kamatis. So, okay, guys. Yan ang ni-recommend niya. So, ang quality ng lupa na na-detect natin is moderate good. So, maganda siya, guys, para sa kamatis. So, yun na, guys. Ngayon, bubunutin na natin yung sensor para malaman natin kung magsisero ba siya kapag hindi siya nakatusok sa lupa. So, tingnan nyo po. Dandahan din, guys. Dandahan sa pagbaon, dandahan din po tayo sa pagbunot. Yan. Okay, guys. Lilinisan. Tatanggalin na po natin. So, mamaya na po natin linisan. Babalik na po tayo sa ating application. So, yung guys, nag-zero na po ang kanyang reading. So, dahil dyan, wala na po siyang nadidetect na nutrients. So, poor quality po yung lupa. Dahil wala na rin naman pong didetect. Yun lang, guys. Maraming salamat sa inyong panonood.